What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video guys, gagawa po tayo ng DIY na harang dito sa ating koi pond. At i-share ko po sa inyo yung diskarte yung ginawa ko para makasave tayo ng pera sa pagbuo nito. So eto, natapos ko na yung isang frame doon sa gagawin nating bakod or harang ng ating koi pond. PVC po yung gamit natin dito, plastic po siya para okay lang po siya na mabasa. Ito po yung isang side, yan mahaba po yan, tapos lalagyan po natin yan ng net. Hindi po pala tayo gumamit dito ng mga T or elbow, marami po kasi tayo ditong sobrang pipe, kaya ito po yung ginawa natin. Yan. Matibay naman po siya guys, pakita ko sa inyo guys kung paano ko ito ginawa. Para na din po siyang T, pero ito na po yung nagsisilbing stand po niya, kaya matibay po talaga siya. Magka-cut na po tayo ngayon ng stand kung gaano kahaba, depende na po yan sa inyo. Ito po yung sa atin, cut ko na po muna guys yung sukat po pala nito dito hanggang dulo, nasa 18 inches. Tapos yung ika-cut po natin dito is 3 inches, dito rin 3 inches. Depende na po yan sa inyo kung gaano kahaba yung dito na area. Kailangan gitna po talaga siya. Ayun. Tapos, ito po yung 3 inches. Ika-cut naman po natin dito. Kalahati lang po yung ika-cut natin. Make sure na equal po yung pagka-cut natin guys. Ayun. Tapos yung kabila rin. Make sure din natin guys na straight po yun dito yung pagka-cut natin. Yun. So yun guys, yung susunod na gagawin natin is palalambutin natin to para ma-shape po natin na katulad po nito. Pwede po kayong gumamit ng mga heat gun or torch para mapainit po siya. Ito yung gagamitin natin. Tapos mag-prepare na din po tayo ng tubig para pag na-shape na po natin tong PVC natin, lalagyan po natin ng tubig para tumigas po siya ulit. Katikutin na natin guys. Huwag yung naka-steady lang kasi masusunog po yung pipe natin. Para equal po lahat. Mas maganda kung gumamit po kayo ng gloves. Pero kung depende na po yan sa inyo. Yun. Mabilis lang siya guys. Yan, malambot na. Ayun, ganun lang. Malambot na yung PVC natin. Tapos ngayon, isi-shape na po natin. Kuha po tayo ng tubig para di gaanong mainit. Tapos, yung gagawin natin dito, yan. Tapos, yun. Pag nabasa po siya guys, titigas na po siya ulit. At yun. Ganun ko lang siya ginagawa. Yan. Ito na po yung final result guys. Meron na po tayong T na pwede pang connect. Tapos ipapasok na po natin dito. Yun. Kung gusto nyo naman na parang elbow po yung gagawin nyo, pwede pong gawin is kalahati lang dito. Yan, hanggang dyan lang yung pipe. Pwede nyo itong itupi dyan or pwede na din i-cut kasi lalagyan po natin dito ng screw para matibay po talaga siya. Pag di naman, yun lang. Ganun. Tapos dito rin sa kabila. Same process lang po guys. Ikatuputin na po natin to para pantay po yung heat. Yan, dapat na. Boom.
Ayan guys. Tapos shape na po natin. Yun. And yes. Tapos na. So, ganun lang po natin siya ginagawa, guys. Meron na po tayong pang stand doon sa frame. So, ayun guys, tapusin ko na po muna yung paggawa nito at papakita ko po sa inyo yung pag-assemble natin para maging ganyan po siya. Ito at natapos na natin itong apat na stand. Ngayon, i-assemble na po natin. Ayan, at ipasok na po natin yung mga pipe. Yun. Tapos, ngayon, lalagyan naman po natin dito ng lock. Lalagyan natin ng screw katulad po nito. Ayan. Para maging stable po siya at hindi po siya magalaw. Ayun guys, natapos na po natin lagyan ng screw. Ayun. Matibay na po siya. Ngayon, gagawin ko po muna yung ibang side. Tapos, yun, lalagyan na po natin to ng net. So, yun guys, good news. At dumating na po yung order natin na net online. Kaya may pagpapatuloy na po natin. Or matatapos na po natin gawin itong pangharang dito sa ating fish pond. Ayan, natapos na po natin to. Ngayon, ay kakabit na po natin itong net at pakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung butas nito. So ito po yung net na gagamitin natin guys. Medyo malaki po yung butas. Di naman po makakalusot dito yung isda pa. Ganitong size yung pinili ko. Sakto din, color black na rin po yung net. At para yung frame na lang po niya yung pipinterahan natin ng kulay black. So yung width po niya is 10 feet. Kaya mahaba po siya. Tapos per meter po yung bili natin dito. Nasa mga 38 pesos po ata yun. Yung per ano nito, per meter. Kaya mura lang. Ayan, at tapos ko na ilagay yung net. Ginamitan lang natin ng cable tie. So yan po guys, sa wakas at natapos na po natin i-install o ilagay itong harang ko dito sa ating koi pond as requested po ng mga kahabi natin dyan. Nalagyan po natin ito ng harang para in case na baka may tumalo na isda, safe pa din at tatama lang dito sa harang natin. Pero di pa po ito tapos, pipinturahan pa po natin yung mga PVC ng color black para bumagay naman dito sa pond natin. Nag-order po kasi tayo online ng spray para pang spray po natin dito. Color black po yung binili natin. Install na po talaga tayo ng elbow para matibay naman po siya. Pero dito, yung ginawa natin, nag-bend na po tayo ng PVC. Pero yun, dito natin, hindi po tayo gumamit ng mga T. So, okay naman po yung itsura niya. Pag nakulayan na po natin ito ng black, mas gaganda pa ito tignan. Mas maganda siya tignan pag walang harang, pero yun nga, para safe po yung mga alaga natin, kailangan po natin maglagay niyan. Uy! May visitor tayo dito guys. Kibol! Ano sa ito kibol? Gawa naman eh. Ito. So yan po yung ginugroom natin dito guys. Medyo malakas na po siya kumain. Tapos yan. Sumasama na po siya sa mga ano natin, mga kuha ko. At dumating na rin po yung order natin na UV plastic, o UV plastic ko pala yung tawag nun. Papalitan po natin yung bubong natin dito para maarawan po itong koi pan natin. Tapos itong spillway din po natin guys. Ayan, tuyo na po siya. May kita nyo po ito sa next videos natin. So yun po guys, hanggang dito na lang po muna. Thank you po sa panonood.